Kumayo kayo, gawin ninyo. Gawin ninyong Kristiyano, gawin ninyong alagad ang buong mundo. Sige, basahin na kaya natin. Hindi naman kayo nagmamadali. Nagmamadali ba kayo? Hindi naman. Basahin natin. Matthew 28, 18-20. Matthew 28, 18-20. Okay. Kailangan mo na talaga ng sarili kong laptop. So susunod, pag may magbibigay sa akin, laptop naman ipigay, ha? Kasi binigay sa akin, experience. Pwede ba ito? Ito ba experience? Pwede ito pang dyan? Hindi. O laptop pa kailangan ko, tablet? Para ako mismo ang gagawa? Hindi, walang piro. Pwede ba ito? Para ako na mismo ang gagawa, ito bago ito binigay sa akin. Susunod, laptop na ibigay niyo sa akin para hindi na kayo mag-ingrap. Ako na lang. Nakakahiya naman sa inyo eh. Then Jesus came to them and said, "All authority in heaven and on earth has been given to me. Therefore go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you, and surely I am with you always to the very end of the age." Ano sabi ni Jesus? Kumayo kayo, gawin niyo kalagad ko ang lahat ng bansa. Huwag kang magsaya na tinalo ng Pilipinas ang Korea. Lamang, magsaya ka sapagkat Pilipinas ay tinalo ang Korea. At makakarating na ang Pilipinas sa Spain. Sa mahabang panahon pa nila Predgeb, na nila Loizaga, yun yung mga panahon ko eh, nang ako'y basketball aficionado pa. Mga fan ako nila Predgeb, ano yung Loizaga, lalo na nila the worst get ni Francis Arnaiz. Pero gusto kong sabihin sa iyo ngayon, hindi na ako basketball aficionado. Panalabang ako ni Jesus. Amen. Nagtapos na ako riyan. Matuwa ka na nanalo ang Pilipinas sa Korea. Pero higit kang matuwa kung ang Pilipinas ililigtas ang Korea. Amen. Ilang Koreano na ang naliligtas mo? Ilang Koreano na ang naliligtas mo? Nang nakarating ako ng Hong Kong, they thought I am a Chinese. Because I look like Chinese. Sina-Chinese ako ng mga tao sa Hong Kong. Because they thought I am a Chinese. Sabi ko, mas maganda pala, pagdating ko uli ng Hong Kong, marunong na ako mag-Chinese. Para madali ko silang ma-evangelize. Kasi kung magkabisa kahit English, hindi sila marunong. Nakikinig pa ba tayo? Kaya alam mo, tingin kayo sa akin. Tingin kayo sa akin. Kapag merong Chinese na nabornagin mo, pabalikin mo sa bansa niya. Amen? At siya ang mag-evangelize. Amen? Nang kapwa niya Chinese. Ganun kaya yan eh. Pumunta ka ng Dubai, yung mga Pilipino dyan, ibornagin mo. At yung mga nationality na hindi Pilipino, ibornagin mo. Kunyari, taga Dubai, ano ba yung taga Dubai? Arabo, di ba? Arabo ba yun? Arabo yung taga Dubai. Iborn na yung Arabo. At udyukan mo siya, evangelize yung kapwa mo, Arabo. Evangelize mo. Ha, nakikinig pa ho ba tayo? Kaya humayo kayo, gawin yung alagad nyo. Alagad ko ang lahat ng bansa. Tingin kayo sa akin. Hindi ako taga-batasan, hindi ako taga-commonwealth. Pero nang umapak ako ng batasan Commonwealth, ang dami kong naligtas dyan. Ganyan karapat, ganyan kadapat. Tingnan mo sa mga kapitbahay mo, ilan ang naliligtas mo, pakibilang mo. Tingnan mo sa mga classmates mo, sa mga guru mo, ilan ang naliligtas mo, pakibilang mo. Tingnan mo sa mga kamag-anakan mo, ilan ang naliligtas mo, pakibilang mo. Sa mga lugar na ikaw ay naka-assign, tingnan mo kung ilan ang naniligtas dyan, pakibinang mo. Pinapanalangin mo ba sila para sa kanila kaligtasan? Ibinabahagi mo ba ang pag-ibig ni Kristo sa kanila? Pakibinang mo. Sa bansang pupuntahan mo, ilan ang naniligtas dyan, pakibinang mo. Go into all the world. Go into all the world. And make disciples of all nations. Lahat ng bansa ay iligtas natin. Amen po ba? So ano ang ibig sabihin ng commit? Iligtas mo ang mga hindi pa ligtas. Pangalawa, ano ang ibig sabihin ng commit?
worship or serve God. Taas, ipakitaas po natin para po makita po nila. Taas po natin yung worship. Serve or worship. Listen very carefully. Ito ang sabi sa Awit 100 verse 2. Awit 100 verse 2 ng awit. Serve the Lord with gladness. Sa ibang translation, hindi serve. Worship the Lord with gladness. Kasi ang ibig sabihin ng paglikuran mo ang Diyos, ang ibig sabihin niya, sambahin mo ang Diyos. Worship the Lord with gladness. Serve the Lord with gladness. So ang ibig sabihin niya, paglikuran mo ang Diyos. Kagaya ngayon ni Joan Delovino, salamat sa kanyang buhay. At naway magpatuloy siya, ipanalangin niya siya. Ngayon, nagpa-backup na siya. Kinausap ko siya, ano ang talent mo? Pwede ka ba sa dance? Pwede ka ba umawit? Pwede po. Pero mas saan ang gusto mo? Mas gusto ko po ang umawit. Umatin ka kada Saturday at mag-practice ka. Yan, nagpa-backup na siya. Matapos, tingin kayo sa akin, matapos kang maborn again, hindi mo kailangan mag-full-time, mag-evangelist ka ng hindi paligtas. Yan ang ibig sabihin ng commitment. Number two, anong talento meron ka? Marunong ka bang mag-gitara? Marunong ka bang mag-drums? Marunong ka bang mag-silindro? Saxophone? Conga? Bibili tayo niyan para sa'yo. Ano bang talento mo? I-offer mo ang buhay mo sa Panginoon. I-offer mo. Ano bang talento mo? Kinausap ko siya. Ano bang talent meron ka? Pwede ka ba sa sayaw? Pwede po. Pwede ka rin sa awit? Pwede po. Pero ano talaga mas gusto mo? Sa awit? O sige, sa awit ka. Ang ibig sabihin ng commit, ano bang talento meron ka? Ipagamit mo sa Diyos. 1 Peter 4:10, 1 Pedro 4:10. Lampasan na natin yung awit 100 verse 2. Each one should use whatever gift he has received to serve others, faithfully administering God's grace in his various forms. Nakikinig ba tayo? Ano mang regalo, kaloob meron ka, tapat kang ipaglingkod ito sa Diyos. Alam mo, way back 1980, na born again ako, 85 eh. Nakita ko may mga Bible study, walang nagigitara. Nakiusap ako, bigyan niyo nga ako ng mga kanta ng sa Panginoon. Pag-aaralan ko. Kasi marunong ako mag-gitara, i-offer ko ang buhay ko sa Diyos, mag-gitara rin ako. Bakit ako humihingi ng kanta ng Panginoon? Kasi hindi ko alam ang kanta ng Panginoon. Ang alam ko yung mga kanta na nila may kahanapon. Laki sa layaw, tagabundok. Laki sa layaw, tagabundok. Yun ang mga alam ko. Nanisilang ka sa mundang ito, laking tawa ng magulang mo, at ang kamay ang iyong ilaw. Ang bayan ko sa Cotabato, kasing gulo ng isip ko. Yan ang mga tugtog ko noon ng panahon, rocker ako. Pop rocker. Kaya hindi ko alam sa Panginoon. Maari ngayon, wala ka sa Panginoon. Ang alam mong Panginoon, ang nakakalam mong kanta ngayon, I'm crazy for you. O kaya yung mga kanta ng mga Gangnam Style. Yung mga shake-shake, o kaya yung mga One Direction. Pero pag nabunagin ka na, bibitawan mong lahat yan. Amen. Pupunta ka na sa Jesus direction. Amen. Palakpakan natin siya. Hindi may pwedeng wala kang talento. Meron kang talento. Ipagamit mo sa Diyos, i-offer mo sa Diyos. Sabi ng isang matanda, Pastor, narinig ko mo ang preaching ninyo na dapat na ipaghamit ang buhay sa Diyos. Matanda na po ako, Pastor. Pero nahamon po ako sa preaching ninyo, Joshua 3:5. Paano po ba ako magpapagamit sa Diyos? Nanay,
hindi po kayo tatayo, uupo lang po kayo kasi matanda na kayo. At lahat po ng papasok, kakawayan ninyo at ngingitian ninyo. Yun ang ginagawa niya. Lahat ng papasok, nakaupo siya sa harap. Welcome, welcome, welcome. Pag-uwi na, God bless you. Bumalik kayo uli. Dumami ang attending. Amen! Dahil sa merong matandang nakaupo bago ang service at after ng service, ninikitaan, kinakawayan ang mga bagong dumarating at ang mga umuwi. Amen! Ito pa ang payo sa kanya ni Pastor. Hindi niyo na po kayang maglakad. Tatayo lang po, upo lang po kayo sa labas ng bahay ninyo. Lahat po ng dumaraan, itian lang po ninyo. At may lumapit, Lola, bakit po kayong lumalapit sa akin? Born again kasi ako eh. Gusto ko kasi kayong maligtas. Mahal kayo ng Diyos, mahal ko rin kayo. Saan po ang Diyos niyo, Lola? Umatid. Huwag mo sabihin sa aking bata ka o matanda ka na, ibigay mo ang buhay mo sa Panginoon. Amen. Palakpakan natin si Lord. Amen. Anong ibig sabihin ng commit? Iligtas mo ang hindi paligtas. Paglingkuran mo ang Diyos. Paglingkuran mo ang Diyos. I-offer mo ang buhay mo sa Kanya. Ipagamit mo ang buhay mo sa Panginoon. Huwag kang magparami ng asawa at huwag kang magparami ng anak. Marami na ang maraming asawa at marami na ang maraming anak. Magparami ka ng mga kaluluwang ipapasok ng langit. Magparami ka ng maraming taong mapapagpala sa iyo. At magparami ka ng maraming taong matutuwa sa iyo dahil ginagamit ang buhay mo sa Panginoon. At pag nagpapagamit ka sa Diyos, huwag ka rin maramdamin. Dahil ang mga maramdamin, hindi yan nagtatagumpay. Amen? Sa buhay na ito, dapat hindi nga maramdamin. Whether it is criticism or not, accept it. Whether destructive or constructive criticism, accept it. Tanggapin mo ang lahat ng hamon ng buhay. Tanggapin mo ang lahat ng pagtutuwid. Alam niyo pa, yung mga babae at mga lalaking parang sinisilihan ng queen at hindi mapakali, alis na labas ng labas, punta ng CR. Yan yung mga tinatamaan sa preaching at hirap na hirap magbago, magbabago pa ako o hindi? Pabalik pa ako ulit sa Sunday o hindi? Yes. Parang tinutusok yung mga queen niyan. Sabi ko na nga pa, kaya ayoko umaatay sa Kingdom Peace Fellowship, sa Born Again eh. Doon sa religion ko, hindi pinakikialaman kay bakla ako, kay tonggoy ako. Hindi pinakikialaman kay naninigarilyo ako kay hindi. Hindi pinakikialaman kung apat ang asawa ko o hindi. Basta ang mahalaga, nagdodonate ako. Ako yung bumibili ng ostya. Hello? Nakikinig pa ho ba tayo? Ipagamit natin ang buhay natin sa Panginoon. At marami, umiiyak naman talaga. Makapanganak lang ako, magpapagamit na ako sa Panginoon. Paano ka magagamit eh? Hawak mo anak mo. Sino mag-aalagaan mo niya? Hello? Alam niyo, ito ang problema natin eh. Pag may oras, ayaw mo magpagamit sa Diyos. Pag wala ng oras, magpapagamit na ako sa iyo, Panginoon. Magtatampo rin na po ako. Ipilay ka na. Hanggat di ka papilay, magtamburin ka na. Hanap! May taong pahubo rito. So ang ibig sabihin ng commit, maglingkod ka sa Diyos. Tinan niyo yung upuan ninyo, tinan ninyo. May butas o wala? Marami o makukunti? Marami. Huwag nyo nang dagdagan pa ang butas. Huwag kayong maging taga-butas ng bangko. Bench warmer. Kumbaga sa basketball. Ayaw nila ng bench warmer sila. Kagaya kagabi, it so happened, hindi ako nanonood ng basketball eh. Pero kagabi, nakapanood ako. Answer prayer nga sila dyan eh. Sabi nila, Lord, huwag pa kasi yung Koreano, hindi ka nakashoot. Lord, three points. Yeah! Sabi nila. Nakikinig pa ho pa tayo. Ngayon, etong si ano yung si sino ba
yung inyong negro, si Marcos. Hindi sa akin, na-injured. Dati nang injured, na-injured. Pinalitan siya ngayon, di ba pinalitan? Panod mo, kabig sa'yo, nanod ka. Pinas mo sa FB mo, pinas mo. Ay, hindi. Na-injured ngayon si Marcos. Nung na-injured siya ngayon, ito ang sabi ng announcer, ng broadcaster. Mas napaganda pa nung na-injured si Marcos, yung negro na naturalist Filipino. Bakit? Hindi sa akin. Sapagat nabigyan ng chance ang mga Pilipino para makapaglaro ng maayos. Amen? Nabigyan ng chance. At sila ang nagpanalo, hindi ang American Tiger, negro, na naturalized Filipino. Kung may mga nangawawala at may nagaliligaw na lili sa landas at pakanasahin natin bumalik para bigyan ng chance at makaposisyon. Amen? Pero kayo, bigyan ninyo ng chance ang inyong mga sarili. Marami ng butas ang bangko. Huwag tayong maging taga-butas ng bangko. Tingin kayo sa akin. Sabi ng isang pastor na nakasama ko noong last Wednesday, 2 Wednesdays ago. Pastor, ikaw ang born again at pastor na hindi nag-vaccinate kahit kailan. Hindi ka lalamig, hindi ka nanghina. E siya, ito sabi ko sa kanya, salamat sa biyaya ng Diyos. Hello? Bagong-bago ako sa Panginoon, nagligtas ako ng maraming kaluluwa. Hinawakan ko yung gitara ko at nag-gitara ako. Mula sa mga tinutugtog nila Banyuhay, Heber Bartolome, nila Juan de la Cruz Band, nagbago yung tugtog ko. Awit na lang sa Panginoon. Seek ye first the kingdom of God. Ano sabi ng mga kapitbahay ko? Tingin kayo sa akin. Ah, si Ricky, baduy na. Tinawag akong baduy. Sabagat yung dating rappers, manunugtog na sa Panginoon. Ano yung makatabi mo? Gano'n ka nakatagal na born again? Kasanang magalit? Tanangin mo. Ano ang ministeryo mo sa Kingdom of Jesus Fellowship? Ano? At kinakailangan natin commitment. Alam mo, nung Friday, pinalalahanan lahat ng mga leader. Huwag niyong pababayaan ang tungkulin na inatak sa inyo ng Diyos. At dito na po ako magwawakas. Totoong magwawakas na ako. Amen. Ang ibig sabihin ng commit, number one, ang ibig sabihin ng commit, evangelize the lost. Serve, worship God, and use our lives and talents to God. And number three, give to God what is due to God. Tingin po sa Matthew 22:21. Caesar's, they replied. Then Jesus, he said to them, give to Caesar what is Caesar's and to God what is God's. Ito yan eh. Tingin kayo sa akin. Gawin mo ang ginagawa mo para sa iyong bayan. Gawin mo. Gawin mo ang ginagawa mo para sa iyong eskwelahan. Gawin mo. Gawin mo ang ginagawa mo para sa inyong organization. Gawin mo. Gawin mo ang ginagawa mo para sa inyong barangay. Gawin mo. Gawin mo ang ginagawa mo para sa iyong pamilya. Gawin mo. Pero yung para sa Diyos, gawin mo rin. Amen. Amen po ba? Gawin mo rin. Sige. Pag dumating yung pera mo, bilhin mo yung para sa sarili mo. Bilhin mo yung para sa pamilya mo. Bilhin mo yung, at ibigay mo kung para kanino sa gusto mong pagbigyan. Pero ibigay mo rin ang para sa Diyos. Amen. Malakay 3:8 hanggang pababa. Ninanakawan ba ng tao ang Diyos? Will a man rob God? Yet you rob me. But you ask, how do we rob you? In tithes and offerings. Ninanakawan ba ng tao ang Diyos? Oo. Ang tao hindi binibigay ang ikasampung bahagi. Listen very carefully. Maganda ang ating gobyerno ngayon. Si Kim Hinares, hinahabol niya ang mga tax evader. At maganda ang nangyayari ngayon, ang mga pork barrel na napupunta sa hindi naman legitimate na dapat puntahan, hinahabol ngayon.
Hinahabol din ng Diyos ang mga hindi nagbibigay ng may katapatan ng ikapong at handog. Ibigay natin ang para sa tao, ibigay natin ang para sa Diyos. Para saan ang ikapong handog, lingkod ng Diyos? Para sa gawain ng Panginoon at matugunan ang gawain ng Panginoon. Amen po ba? Kayo ay nasa ilalim ng isang sumba. Sa mga tinanakawan nyo, ako ang sabi ng Panginoon. We will not rob God, yet you rob me, but you ask, how do we rob you in tithes and offerings? You are under a curse, the whole nation of you, because you are robbing me. Bring the whole tithe into the storehouse, that there may be food in my house. Test me in this, says the Lord Almighty, and see if I will not throw open the floodgates of heaven and pour out so much blessings that you will not have room enough to contain it. Mabuti na lang sa ulado ko kahit na wala. Yes. Kahit putol sa ulado ko yun. Lingkod ng Diyos, ang galing mong magsaulo. Oo naman, salita ng Diyos yan, dapat nasasaulo ko yan. Ikaw nga, haba-haba ng kata, nasasaulo mo eh. Diba? Sa ulado mo yung kanta. Di tulad mo may pusong bato. Sa ulado mo nga eh. Ako pa kaya, salita ng Diyos, hindi ko masaulo. Ano ang sabi ng Panginoon? Sino ang gustong yumaman dito? Ito tapatan to. Sino ang gustong yumaman at magpatuloy ang pagyaman? Ibigay mo ang para sa Diyos. Maaring masabi mo, eh bakit marami hindi naman nagbibigay sa Diyos ay yumayaman pa rin? Hintayin mo ang kanilang pagpagsak at hintayin mo ang pagpunta nila sa impyerno. Isang tatay ang laging binubuska ang kanyang asawang babae. Baka sila hindi naman born again, hindi naman nag-iikapo, yumayaman. Alam mo nangyari sa tatay? Na-stroke. At sinong tumutulong kayang kitatay pag CT scan, pag laboratory? Yung church ng asawa niya na binubuska niya. May isipin mo. Kaya huwag natin sabihin, kayong mga born again Christian, ibibigay ka po tando, ninanakaw lang ng gwapong pastor niyo yan, binibinilan lang ng mga sapatos at pagagat ng kasuotan niya, hindi niyo nakita. Ang laki-laki ng cellphone niya, may parang pang mali, binibili niya lang yan. Nakikinig pa mo ba tayo? Huwag kayong magbibigay sa Panginoon. Mabuti pa itaya niyo sa loto. Mananalo pa kayo. Mga minamahal, ibigay natin ang para sa tao, ibigay natin ang para sa Diyos. Kawikaan, 39 hanggang 10. Honor the Lord with your wealth. Ano sabihin ng isipin ng honor? Parangalan mo ang Diyos sa iyong kayamanan. Unang bunga ng iyong mga ani. Kung baga gayon, aapaw ang iyong lalagyan. And listen very carefully. Dito na po ang magwawakas. Nakahanda na po ang aking mensahe. Dalawang mensahe na pinagpipilian mo pero nag-decide ako isang mensahe ang ipapangaral ko ngayong linggo. Pero habang ako natutulog kagabi, the Lord spoke to me and listen very carefully. Lahat ng mga hindi nagbibigay ng may tapat, na may katapatan ng ikapot handog at first fruits, ang judgment ng Lord ay darating sa inyo. Lahat ng mga hindi nag-i-evangelize at hindi tinatayo ang KOJF sa ambang bansa na kinalalagyan ninyo at pupuntahan ninyo, ang hatol ng Diyos ay darating na sa inyo. At lahat ng ayaw magpagamit ng buhay sa Diyos, na yung mga talento ay ayaw nyo ipagamit sa Diyos, ang hatol ng Diyos ay darating na sa inyo. Ngunit, silang nagliligtas ng kaluluwa. Silang nagpapagamit ng buhay sa Panginoon. Silang nagkakaloob para sa evangelization ng buong mundo. Itataas sila ng Diyos. Joshua 3:5, dito na po tayong magbawakas, the last verse. Joshua told the people, consecrate yourselves, for tomorrow the Lord will do amazing things among you. Ang ibig sabihin ng consecrate, talikuran nyo na ang lahat ng inyong bisyo't kasalanan. Magpakabadal na at huwag nang babalik pa sa masama. Ang ibig sabihin ng consecrate,
italaga nyo na ang buhay nyo sa Diyos. Na ang ibig sabihin na italaga, ang daming hindi ligtas niya at iligtas ninyo. May mga talento kayo na dapat ipagamit sa Diyos, ipagamit nyo sa Panginoon. Yung mga salaping para sa Diyos, ibigay ninyo. In return, gagawa ang Diyos sa inyo ng mga dakilang bagay. Nag-prophesy si Pastora Roa nung nag-Sunday warning para sa ayaw sumunod sa Diyos at blessing para sa gustong sumunod sa Diyos. Maganda rin yung sinabi ni Pastora Elmi kanina, ang prophetic yun. Warning para sa mga ayaw sumunod sa Diyos, pero blessing para sa gustong sumunod sa Diyos. Inuulit ko ulit ang prophecy. I'm not a prophet of doom. Lahat ng nasa ibang bansa na hindi nagtayo ng KOJF at ayaw magtayo ng KOJF, judgment is coming. And those who are not giving tithes and offerings and first fruits painfully, judgment are coming. Maging nasa Pilipinas. Lahat ng mga taga-butas ng laglang ng bangko, ayaw maglingkod sa Diyos, ayaw ipagamit ang talento sa Panginoon, judgment are coming. But those who are willing to repent and renounce all their sins and iniquities, willing to commit their lives unto the Lord and willing to offer their lives unto the Lord and to give what is due to God, blessings and promotions are coming. Nakikinig pa ho ba tayo? Abang nakapango si Jesus sa krus sa Kalbaryo, dalawang magnanakaw, dalawang kriminal na nakatakdang mamatay sa parusa ng pagpango sa krus. Sabi ng isa, kung ikaw ang Diyos, kung ikaw ang Kristo, bumaba ka rin sa krus mo, iligtas mo sarili mo, iligtas mo rin kami. Minamak niya si Kristo. Samantalang may isang kriminal, ito ang sabi niya, tumahimik ka, tayong dalawa'y makasalanan. Karapat dapat nang mamatay sa parusa ng krus. Pero ang taong ito'y walang kasalanan. Wala siyang nagawang pagkakasala. Ito ang sabi niya kay Jesus. Luke 23:43. Huwag nang itay, huwag na ipakita. Matatapos na. Luke 23:43. Isa na lang ninyo. Panginoon, sabi niya kay Jesus, alalahanin mo po ako kapag naghahari ka na. Ito ang sabi ni Jesus. Sabay-sabay silang mamamatay ng oras na yun. Pero sabi ni Jesus, ngayon din, ipagsasama kita sa langit na tinatawag din paraiso. Today, you will be with me in heaven or in paradise. Kapag nagsisi ka ng kasalanan mo ngayon at binangungot ka mamayang gabi, pasok ka ng langit. Kapag nagsisi ka ng kasalanan mo ngayon at nabundol ka rin, patay ka. O tinamaan ka ng gitla, patay ka, pasok ka ng langit. Pero pag hindi ka nagsisi ng kasalanan mo ngayon at nangyari sa iyong lahat yan, impyerno ang punta mo. At may pangako ang Lord, dalawang bagay, judgment sa mga ayaw sumunod, pero pagpapala naman sa mga susunod. Amen? Kaya magbilang na po ng hatol ang mga ayaw sumunod at magbilang naman kayo ng mga darating na mga pagpapala kayong masunurin sa Diyos dahil lahat ay tumayo. Bow down our heads and close our eyes. At habang tayong lahat ay nakayong at nakapikit, tinanggap mo na ba si Christ bilang Lord and Savior ng buhay mo? Handa mo na bang talikuran ng mga bisyo mo at kasalanan ang ginagawa? Ikaw ba ay matagal ng Kristiyano hindi ayos ang buhay sa Panginoon? Nananatiling tagabutas ng bangko at nakaupo? Walang naliligtas? Hindi naglilingkod sa Panginoon? Hindi nagbibigay ng maayos sa Diyos? It's time to give our life unto the Lord. Hallelujah. Created me a clean heart, O God, and in your right spirit within me. Created me a clean heart, O God, and in your right spirit within. Clean heart, oh God,
me not away from thy presence, O Lord, and take not thy Holy Spirit from me. Restore unto me the joy of my salvation. Restore unto me the joy of my salvation, and renew a right spirit within. Sa lahat ng narito nakikinig at nanonood, wala itong persahan at wala itong pilitan. Kung gusto mo pumunta ng impyerno, go. Walang pipigil at walang pipilit sa iyo. Kung gusto mo ng judgment, go. Walang pipigil at walang pipilit sa iyo. Pero sa mga babae at mga lalaki, handang i-consecrate ang buhay sa Panginoon. Na handang talikuran ang bisyon kasalanan at handang italaga ang buhay sa Diyos. Ito ang nais ng Panginoon. Na ipasok tayo ng langit at ibuhos ng masaganang pagpapala sa atin. Meron dito, downer ka. Ang ibig sabihin ng downer, urong sulong ka. Hindi sa ginagawa mo sa Diyos. Urong sulong ka sa pananampalataya sa mabuting ginagawa sa iyo ng Diyos. Pag may dumating na problema, lagi mong pinagdududahan ang mga pangako ng Diyos. Oo, patuloy mong ginagawa ang kalooban ng Diyos. Pero lagi kang mid-doubt na ang Diyos ay baka hindi na tumugon. Kinakailangan pong magsisihan niya. Sapagat ang mga hindi nga tumutugon sa Diyos, sinutugunan ng Diyos, hangmas mo na ikaw na patuloy pang tumutugon. At meron pang doubter. At ang doubter na ito, hindi mapaniwalaan. Lahat ng mga sinasabi ng Diyos, hirap na hirap maniwala. Laging nakatingin sa mga response ng tao. Pag sinabi ng Diyos na ililigtas ko sila, naglalagyan ko ng gawain niya, palalakihin ko yan. Pag nakita niya yung mga taong matabang ang pagtingin, matabang ang pagtanggap, puro siya duda. Imbis na panghawakan ng pangako ng Diyos. Pakinggan mo ito. Hindi mo dapat tingnan ang mga circumstansya. Hindi mo dapat tingnan ang paligid. At hindi mo dapat tingnan ang response ng tao. Ang dapat tingnan mo ang response ng Diyos. Ang tiningnan ni David,